Din kanis ka mention ang ko ni Joseph. At kung kapisos ka mention ang yabo ko. Genesis chapter number 50. Following verse number 25. Joseph took the oath. Or took an oath of the children of Israel. Naghimo siya ng tanong pa. An oath is a promise na kailangan sundon. So he took an oath of the children of Israel, say, God will surely visit you, and you shall carry up my bones from hands. Ang ginoo mag-visit kaninyo, o ginumdumin ninyo, at namatay ko, dahil ka ninyo ang akong mga buko. Number one, the first mention of his bones. His bones speak of a complete redemption. Amen. His bones speaks of a complete redemption. Ang iyang buko sa unang pagkasulti nini ay nagpadayag nini ng kompletong pagkatubos. Nga naman, because of the word visit, man. Let me tell you tonight, kung wala nagbisita ang ginugan nato in the person of Jesus Christ, maluwas ba kahapita? Oy! Daghan ang ipadala sa Ginoo, judges, kings, mga prophets, and yet wala gitamas-tamasan, nagpapasalagyan ng tao, and finally, God decided to send His Son from heaven, visit the earth, Amen. So the bone speaks of complete redemption. Amen. O biyay na mga bones ang ginaw, katagal o emphasis din. Kaya may mensahe, ang ginaw alam sa strange bones ni Joseph, wala nang yatag ang pagkanal ang niya mga milig na trabaho. Kaya na naman, gusto nato, gusto sa ginaw, masaya ka na ito, mabalos bones. God visited His people. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. May isa ka pinakadatok na doon na siya matay. So naglibog siya sa pito niya ka mga opisyal, mga sinaligan sa iyang uma, sa iyang mga kayupan, daghan sa kukilat. So yung mga kinsa kahapit sa ilaang ako yun sa ligan nga mapagkatiwalaan ko kay halos kanan maayo sa amo nila sa dato. So ingon niya muhimok kong paagi to check kinsa yun sa ila ang real, ang sincero o ang duyaw nga akong mga may mo na ito inkargado ba or mga sakop ang di mo sa tigasa mayari na kuwan siya ng plastic surgery di mo niyang nawong niya mga batik nag-wig siya sunog o damit nagutay-butay gawas ng ragdigulang siya kuwan ng tungkod may bisita sa unang balay sa iyang yun ang katiwala mababalagkasan siya ay! Matanda! Kumpli na dapat musaka niya ng atong balay grabe ang pamalika sa iya sumilakaw siya at to sa second house. Grabe po. Ibuhusan siya ng tubig. Grabe yung pamalikas po. Kaya ang iyang style na mangayon siyang pagkaon
Pero wala sila kibalo na kag-iya na di ay to. To make that long story short, sa ikapito, gipasaka siya, gipalingkod, gipakaon. Gibuhat niya, inakad kong mga anon na gusto kong mag-meeting kita, magkita kita. So, ipang-inglan sa katong ikapitong akatiwala. Hoy, gusto daw makipagkita kung tiguan ka na ito. O nung nagtigong na sila, inubad niya ang iyang maskara, tang-tangang wig, na hibong sila. Now I know na siya lang ang dapat ko pamanahan sa aking mga kayamanan. Because in spite of the fact na ako wala siya kaila, gidawat ako, ipakaon, ginaagin ni aning atestin, maaping kaulaw ko po ba? Kung ba, duplaan pa siya, speed pa, ibuhusan ng tubig, giyaw-yawang, ipahawa, ulawa nila. When Christ came here, He was rejected. Right. Yes. Punti si Maria, alto sila dito sa Nazareth, nanuktok og mga kwarto in ang tawag sa Bible, maybe matawag nato ng mga dormitory for rent. Nanuktok sila, no, no, for them in the inn. He came unto his own, and his own received it not. Right. But wala nagitantaw sa Ginoo, because He came to visit His people. Amen. He came to redeem us from our sins. Amen. He gave us eternal life. It's time to be submitted. Amen. The bones of Joseph speaks of COVID. Amen. Praise the Lord. Visited His people. Amen. Amen. Pneumonia, surely God will visit you. Dahil aking dugo, ay dinisimbolo na ang Diyos mo bisita ka ninyo at kaya minsan na inuod ang Diyos na bisita ka na ito in the person of Jesus. Amen. So He was rejected by many, but thank God you have received Him as your Amen. Praise God. Number two, the response speaks of complete redemption. But going into Exodus 13, the second time I mention ang gold ni Joseph. Exodus 13. Verse number 19, follow me. Exodus 13, verse number 19. 13. The Bible says, and every firstling and Moses took the bones of Joseph with him, for he had straightly shorn the children of Israel, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones away, hence with you. Nung pagkawas na si Joseph sa Egypt, ang number one niya magibuwa na wala niya ikalimtan, maaaring nakalimtan nila ng mga sininga na do, maaaring nakalimtan nila mga baboy nila, mga mananak, maaaring nakalimtan nila ng banyo
tanatong hipto nga ni, gikuha ko ni, ang kaya mga bukong, migawas sila sa Egypt, at patulog sila sa Kanaan. Ang Kanaan is a place of rest. Ang Kanaan is a place of blessing. Ang Kanaan is a place of complete rest. Kinahanan ng taong ang iyong buko. Hindi dapat mabilin sa Egypt. Hindi dapat na mabilin sa Egypt. Hindi dapat na mabilin sa Egypt. In a parcel of ground, which Jacob
the mother of chicken, or 100 pieces of silver, and it became the inheritance of the children of Joseph. Amen. The tenth mention was about burying the bones of Joseph in Sichem. Ginugong ito, ikat sa Egypt, ikanta, pagkaumat, ginalangan ko sa lugar ng Sichem and bury there.